So, hi guys! Magandang umaga! Welcome back again sa ating YouTube channel. Kung mababasa nyo sa title ng aking video today, it's all about the 40 kilometers per hour scam. Na, yun naman, laganap na dito sa scooter community, especially sa Xiaomi scooters at saka sa Segway 9bot G-Max Turkey. So, ba't ko nasabing scam to? Kasi, ang ating mga scooters na nasabi ko mga model, itong Xiaomi Pro 2, Pro 1, at saka yung G-Max 30, kapag out of the box, ginamit nyo siya, chinage nyo siya fully charge, pag hindi siya na speed hack, ang maximum speed lang niya is 25 kilometers per hour. And then, siguro naman, kung subscriber na kayo dito sa channel ko, tinuturo ko dito kung paano nyo patulinin ng konti yung mga scooters nyo. So, once na na-speed hack nyo kasi ang inyong scooters, ang maximum speed lang nakakayanin talaga niya is 35 kilometers per hour. Ang nangyayari kasi sa community natin ngayon, is may mga nagpapakalat na mga firmware na nagsasabi na yung original mo na hindi ginalaw na scooter is kaya nilang paabuti ng 40 kilometers per hour, which is imposibleng mangyari. So ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano ba yung ginagawa nila para mapatuli ng 40 kilometers yung scooter nila na makikita mo siya sa dashboard. Kasi kung mostly ang mga ini-scam nila is yung mga newbie, yung mga baguhan, yung mga, you know, mga kabibili lang ng scooters nila, yun yung mostly na tinatarget ng mga scammers. Dito kasi, ako kasi based ako dito sa Doha, marami na akong nakita na ng scam. Talagang nagpapabayad. Kung i-convert mo sa pera natin sa Pilipinas, ang halaga ng firmware na kinagamit nila kuno is roughly nasa 700 pesos. Which is too much. Kasi ako, ginagawa ko yan ng libre dito sa mga kabayan natin dito sa Qatar, sa Doha. Kung yung scooter nyo naman ngayon ay tumatakbo na nakasulat na 40 kilometers at hindi nyo naman yan binili, wala tayong problema dyan. Hindi yan ang concern ko. Ang concern ko kasi is yung mga nagbabayad. Na yung mga kabayan na mga baguhan is nagbabayad sila, na dinadaya sila na sinasabi na 40 kilometers daw yung kayang takbuhin ng scooter nila. Imposibleng mangyari dahil ang maximum lang, tandaan nyo po, is 35 kph. Ngayon, ito lang yung controversial eh. Kasi sasabihin nyo sa akin, Sir, meron niya ako dito. Ito, makikita mo, tumatakbo sa dashboard, 40 kilometers per hour. Tama po yan, may makikita po kayo na ganyan. Dahil, ang ginagawa nila po dyan is, sa firmware generator, or dun sa tanggawa ng firmware para ma-hack yung ating mga scooters, dinadaya po nila yung diameter ng gulong. Kasi ang usually po na original na diameter ng gulong ng ating Xiaomi at ng Xiaomi scooter is 8.5. So kung gumagawa sila ng mga firmware, ang inilalagay nila firmware is 10 inch. So once na ginalaw mo ang wheel diameter sa firmware, pwede kasi yun eh. Pwede kasi natin gawin yun eh. Kasi ang nangyayari, 'di ba, may mga upgrades tayo sa gulong, ginagawa natin 10 inch. Mali yung reading kapag hindi mo binago sa firmware yung wheel diameter. Ang nangyayari ngayon sa case natin, kahit 8.5 yung gulong mo, ang isinasalpak na firmware is para sa 10 inch na gulong. Para nga naman makita na 40 kilometers na yung tumatakbo para sa inyo. So, inuulit ko po, hindi po kakayanin ng Xiaomi scooter
ang 40 kilometers per hours out of the box. Hindi ginalaw, walang ginalaw sa motor, walang ginalaw sa battery. Imposibleng magpatakbo mo siya ng 40 kung firmware lang ang babaguhin mo. Inuulit ko, out of the box, walang ginalaw. Ngayon, kung ikaw nagkabit ka ng speed battery, nagkabit ka ng mas malakas na motor, siguro, bibilis ka ng mahigit sa 35. Pero kung out of the box, imposibleng mangyari. So, paano malalaman kung totoo ba yung mga sinasabi ko? Ang pwedeng isang gawing test is hiram ka ng o kaya tawag ka ng tropa na may motor. Ayan. Tapos sabay kayo tubakbo. Sabayan ngayon ganyan, motor, scooter, sabay kayo. Makikita mo doon na yung takbo mo kapag fully charged 35 lang. At 35 lang talaga sa motor. Tapos doon sa scooter mo, lumalabas sa reading ng dashboard mo is 40. So, yun lamang. Or pwede na gamit ka ng application. Libre lang naman yun kung naka-Android ka or naka-iPhone. Libre yun. May tinatawag na GPS reader. So, pwede mong gamitin yung GPS reader na yun para makita mo kung totoo bang 40 kilometers yung tinatakbo mo. Again, hindi ako para manira dahil lang sa ano, kasi gusto ko lang protektahan yung mga nang-scam. Kasi ang dami na dito. Ewan ko lang sa sitwasyon dyan sa Pilipinas, pero huwag po kayong magpapascam para sa 40 kilometers na sinasabi nila na speed, pero hindi naman po yung totoo. So, ayun lang. Maraming salamat. Kung may natutunan kayo sa video ko, subscribe lang kayo. At marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa ating mga scooters. Salamat! So, hi guys! Magandang umaga! Welcome back again sa ating YouTube channel. Kung mababasa nyo sa title ng aking video today, it's all about the 40 kilometers per hour scam. Na, yun naman, laganap na dito sa scooter community, especially sa Xiaomi scooters at saka sa Segway 9bot G-Max 30. So, ba't ko nasabing scam to? Kasi ang ating mga